So, ito tayo ngayon, nagagawa tayo ng, ay magkocompute tayo ng subnet. So, una nating gagawin is, kukunin natin itong bits, itong bits na to, tapos imaminus natin siya sa bits kung ilan yung plus natin. So, kunyari, itong 192 is plus, plus C na siya. So, bali yung gagawin natin, itong 27, imaminus natin sa 24. 27 minus 24. So, yan 3. Meron tayong 3 bits na tira na baro. So, lalagay tayo dito ng 1, tapos 1, tapos 1. Tapos the rest, 0 na yan. Yan. Tapos itong tatlong tong may 1, ipagpa-plus natin yan. So, gagawin natin 128 plus 64 plus 32. 224. So, yung makukuha natin 224 dito, ayan yung ilalagay natin dito sa may subnet natin. 224. Yan, di kompleto na yung subnet natin. Baba natin siya dito, no? Yan. Tapos, kunin naman natin yung mga power niya ngayon. So, dito, ano siya, 27 minus 24 kasi 27 yung bits niya. Tapos, 24 yung bits ng plus C. 24. So, ayan is equals to 3. So, ang mangyayari dyan is 2 power of 3. So, 2 times 2 times 2 yan. So, gagawin natin 2 times 2 times 2. So, 8. So, magiging ano natin dito is 8 subnets. Yan. Tapos dito naman, yung ano natin is 32 na to. So, 32 natin yan. Tapos minus yung number of bits ng IP natin. So, 27. So, calculator ulit natin. So, 32 minus 27 is 5. So, gagawin natin dito is 2 power of 5 minus 2. Lagi tayo may minus 2 dyan. Kasi yung mga subnets natin, mayroon siyang minus 2 lagi. Ay, yung mga host. So, 2 raised to 5. 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 32 minus 2 natin. So, 30. 30 host yung ano natin. 30 hosts. So, ganyan lang yung pag-compute niya.